ka muna para humuwag naman niya yung dibdib mo. Thanks, ate, pero I think it will take me more than a glass of water to make me relax. Sige na, Sophie. Inumin mo na to. Thanks, ate. Are you mad at me? Normal naman maghalit, Sophie. Pero di ba sabi ko sa'yo, dapat matutunan mong kontrolin yun? Sorry, ate. It's just so frustrating kasi. Akala ko nagbago na si tita. Baka naman talaga gusto nang magbago ng tita mo. Pero mahirap lang din para sa kanya dahil mahal na yung asawa niya. Ganon pag nagmamahal, Sophie. I loved her too, ate. I treated her like family. Pero she betrayed me. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Pakinggan nga muna to. Mula ngayon, ako nang bahala sa lahat ng yan. But ate, I still have to convince tita kung sabihin kung nasan si tito. May ibang paraan pa naman siguro para mahanap ang tito mo. How? Ako nang bahala mag-isip. Basta ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo, sa studies mo. At sa ngayon, sa mga bisita. Kanina pa sila nag-aalala sa'yo. Kalma na, ha? Tara na. Tara na. Excuse me po. Yes? Can I do something for you? Kayo po si Mrs. Santiago? Ako nga. And you are? Anne Reyes po. Kapatid po ako ni Sophie. Pwede ko ho ba kayong makausap? Okay, may tayo sa venue cater MPT members for chaperone. Good to go for prom. Good. Kaso, wala pa akong date. Oh, speak for yourself. I'm thinking of asking Andy out for the prom. Pero magkita na kami. Saan pumayag? What about you, bestie? Guys, mauna na kayo, sige. Sige, sige. Miley. Anne, I really don't know what else to say to you. Maniwala kayo sa akin. Naniniwala po ako, Mrs. Santiago. Really? Hindi mo nga ako kilala eh. Pero nakilala ko po yung anak niyo. Mabuti siyang bata. Hindi malayo na mabaitin ang nagpalaki sa kanya. Anne, why are you here? Kailangan ko po ng tulong niyo para kay Sophie. I don't know what else to do to help you. I'm sorry kung tungkol ito sa kaso. Wala akong maitutulong. Hindi lang naman po ang manalo sa kaso ang kailangan ni Sophie. Peace of mind. Sana po maibigay yun natin sa kanya. Miley, sandali. Sophie, ayoko ng gulo. Wow! So ngayon, ako pa yung gumagawa ng gulo. When in fact, ninakaw ni Dad ang properties mo. I get it. But don't put the blame on me and Mom. I blame Tito Santi.
Eh, yun naman pala eh. Alam mo na si Dad yung may kasalanan sa'yo. So, stop punishing me and Mom for something we didn't do. Then tell me where Tito Santi is. Gosh. Sophie, hindi nga namin alam. Stop lying, Miley. What do you want me to do? Kilala mo si Dad. Kasama ka namin tumira sa isang house. Do you think kaya namin kontrolin kung anong gagawin niya? So, if you want to look for him, go find him yourself. Peace of mind? I'd love that too. And kung may pera lang ako, ibabalik ko ang lahat ng nawala kay Sophie. Matahimik lang tayong lahat. Hindi lang po dahil sa pera kaya galit si Sophie. Minahal niya po kayo. I doubt that. Nasaktan lang po talaga siya nung malaman niyang niloko niyo siya. And I never really wanted that to happen. Kung gugustuhin niyo po, maaayos pa natin to. How do you suggest we do that? Tulungan niyo po na magbalik yung tiwala sa inyo ni Sophie. And papaano? Ni ayaw niya nga akong pakinggan. Kung gusto niyo po maitama ang mga mali, tulungan niyo po kami na mahanap ang asawa niyo. Kumbinsihin niyo po si Mr. Santiago na harapin ang ginawa niyang kasalanan. Alam ko po na hindi madaling mamili. Mahal niyo po ang asawa niyo. Pero alam ko rin po na may pagmamahal kayo kay Sophie. Hindi po ako agad hihingi ng sagot. Pero sana po, pag-isipan niyo. Maraming salamat po sa oras niyo. Mauna na po ako. Hoy, hindi ka ba ba hinahanap ni sister? Oras na. Well, I guess she's waiting for me. Eh, ba't hindi ka pa umuwi? May issue kayo, no? Sige na, sabihin mo na sa amin yan. Para naman hindi tayo close like this. Eh, si Mika lang naman gusto niyang kwentuhan ng mga secrets niya. Unfair talaga si Sophie. Grabe, grabe talaga. Well, Mika is busy with Chiang Mai. Kaya wala siyang choice kundi sa atin ikwento ang mga issues niya. Chika muna sa amin yan, girl. Ano ba? Ito naman? Well, hindi naman kami magkaaway ni ate. Ano lang? Baka lang mapagalitan niya ako. Anong nangyari? May ginawa ka ba? Buntis ka? Kaya pala ganyang kalaki ang siyan mo, ha? Uy, kayo, ha? Ang ganun! At chismoso nyo, ha? Alam mo, ang OA! Ang OA! Malay ko ba? Eh, ano ba kasi nangyari? Well, nag-away kami ni Miley. Naway ko siya. Ay, hindi naman matutuwa si ate pag nanaman niya yun. Ay, nako. Okay lang yan, oh. Burihilda rin naman talaga yung pinsan mo, eh. Yan ang habang sinasabi ko, eh. Huwag nyo nang katungan si Sophie. Hindi, okay lang yun. Tama yung ginagawa mo. Oo nga. Wow! Coming from the person na laging kinakampihan si Miley. Sige, I have to go na. Alis na ako, guys. Bakit agad? Hello! Yan kasi! Miley, anak. Kain na. Mom,
Pwede na ba akong mag-stop ng school? Miley naman. 2 months na lang graduation mo na, magsa-stop ka pa? I hate SFA. I don't have friends. I hate Sophie. I don't have anyone there, Mom. Why, anak? Kasi si Sophie, she keeps on blaming me sa ginawa ni Dad. It's as if naman may kinalaman ako sa ginawa ni Dad sa kanya. I can't take it anymore. Anak, I'm sorry, ha? Nadadamay ka tuloy sa ginawa ng Dad mo. I just hate it na nakakataka si Daddy while we suffer for what he did. It's so unfair. Ano bang ginagawa mo, Gabby? Wala. Para kang shadow dyan, buntot ng buntot sa akin. Ayaw mo nun? Makaka-uwi ka ng maayos dahil nandito lang ako sa likod mo. Sabihin mo na kasi, papagalitan mo na naman ako kasi inaway ko na naman yung pinsan ko. Hindi ko nagagawin yun, no? Hindi na magiging mommy, daddy, or lolo yung role ko sa buhay mo. Why? Kasi alam kong may tao nang gagawa nun para sa'yo. Yung ate mo. Siya na yung magsasabi sa'yo kung ano yung tama at mali. Oh, ito tayo sa inyo. Nakauwi ka ng maayos, di ba? Sige na, ingat kapag pasok, baka matapilo ka pa. Alam mo, Rene, alam ko nang gina... Oh! Ayan! Woo! Grabe! The Bravo, Gabby! Bravo! Woo! Grabe! Ikaw, ah. Bakit? Alam mo, Gabby, konting push pa. Konti na lang. More hatted at more kanta pa. Eee! Perfect! Firm na yan. Ako, sure na ako dyan. Ano yes, sinasabi yes, niyo? Yes. Alo? Maang-maangan pa siya, no? Hindi, wala kami sinasabi. Kalimutan mo. Sige, magmamaang-maangan na lang din kami na hindi namin napapansin yung mga the moves mo dyan kay Sophie, no? Sige na, wala kaming alam. Wala talaga, simula. Kaya talaga, sige na, mga ngiti-ngiti mo. Good night, Papa Gabby. Sana makatulog. O, magligpit ka na. Ano oras na rin, te? Hindi mo dapat ginawain kay Miley. I know, ate. I feel guilty about it nga eh. Pero, kasi naman eh, I was mad kay Tito. And nakita ko si Miley, so nailabas ko siya kay Miley. Ano bang sinabi ko sa'yo tungkol sa pag-control ng galit? Sorry, ate. Kasi naman eh, how will I naman if they keep on doing bad things. Ayan. Ayan, nagtataas ka na naman ng boses mo. Sophie, talaga namang may ginawang masama ang tito mo, kaya kailangan managot siya sa batas. Kaya nga ako, nagsampa na ako ng kaso sa kanya, di ba? Alam mo ba kami sa monastery, pag may nalalabag kaming rules, nagme-mea culpa kami. Mea what? Mea culpa, meaning through my fault.
Ang ibig sabihin, Sophie, tinatanggap mo na may nagawa kang mali. Kaya kailangan tanggapin mo rin ng maluwag yung kaparusahan na ibibigay sa'yo. Sana matutunan yun ni Tito. Sophie, ang punto ko lang, si Miley walang kasalanan sa mga ginawa ng daddy niya. Kaya dapat hindi mo siya inaway. Diba, alam mo ang pakiramdam ng masisika ni Tatay Martin at ni Lolo sa kasalanan ni Tatay Paul? Diba, ikaw wala ka namang ginawang masama? Kaya dapat, naiintindihan mo yung pinsan mo. G, please help me. Ayoko naman talagang magalit eh. It's just hard to forgive dahil paulit-ulit si Tito sa ginagawa niyang mali. Focus, Sophie. Focus. Breathe deeply. Maybe it's time to do step 3. Number 3. Visualize a happy place. Lord, pipilitin ko po i-guide si Sophie to forgive. Pero i-guide niyo rin po ako, ha? Para tama ang maturo ko sa kapatid ko. Sabi doon sa step 3 of how to control your anger, visualize a happy place. This is my happy place, ate. Beside you. Oo, naghanap ko pa ng rason kunyari, ah. Can I sleep here, ate? Pretty please. Ate, sorry dun sa ginawa ko kanina, ha? Hindi pwede, sorry lang. Ina, bumalik ka na dun sa kwarto mo at maglinis ka, ha? Bawal matulog. Ate, no! Sophie, hindi mo naman kailangang mag-sorry sa akin, eh. Pero sana next time, ako nang bahala sa mga kasong yan. Ate mo ako, dapat ako ang gumagawa nun. At ikaw, dapat mag-aral ka lang mabuti, okay? Promise? Promise! Sige na, may pasok ka pa bukas. Nighty night na? Wow! Nighty night talaga, ate! Eh di, hashtag good night! Wait! Sige na, tulog na. Okay. Laos ka naman kay Chinito. Ako, pag naunahan ka pa rin sa prom, sabi ko sa'yo. Kuya, wala kang bilip sa akin, ha? Uy, loko, wala talaga. Mo, ikaw, kamagalala. May plano ako.
makikita mo. Sa plano niya. Ano sa plano mo? Mag-ice ka na ng buhok mo. Plano. Ayaw ko sa'yo. Ikaw ah. Gusto mo yung maga. Of course, bro. Ikaw, di mo gusto. Sakto. Ay! Nice. Ano naman plano mo? Aga-aga natin ngayon eh. Oo nga. Kaya mo bang itop yung confession gimmick mo sa gym? Trust me, guys. This promposal will be epic. Morning, Bunso! Bango na. Anda na yung almusal. Ako? Mukhang ang ganda yata ng gising natin, ha? Yeah. Hindi nga, ate. Napuyat ako. Nalikot mo kasi matulog, eh. Huh? Eh, ikaw kaya naghihilik. Ate, don't snore kaya. Siyempre, hindi mo na alam yun kasi ang himpig ng tulog mo. Hindi mo na yun madidinig. Joke lang. Baka mamaya hindi ka pa makapag-enjoy buong araw, kakaisip mo, humihilig ka talaga. Ate, it's bad to lie. Lagot ka kay G. Uy, hindi masama mag-joke, ha? Ikaw talaga. Halika na, bango na. Ay, wait, ate. You know what? This deserves a sisterhood selfie. Hashtag sissies. Sisters forever. Hashtag sissies. Hashtag sisterhood. Hashtag family. Hashtag love, love, love. Both pretty. Morning, guys. Wow, may pinagmanahan ka, Sophie. Like, like. Prom diet. Hashtag suicide. Diba bawal ang cellphone pag kumakain? Sorry, ate. I'm just so excited kasi magpa-prom na. Ako, masaya nga yan. Naalala ko tuloy nung nag-prom ako. Nag-prom ka, ate? Oo naman. Sophie, baka nakakalimutan mo bago ako nag-madre, nag-high school din ako, no? Teka, may idea ka na ba sa isusuot mo? Of course, ate. You know what? I'm super duper happy na finally may sister na ako to share all these cute prom stuff with. Dun kasi sa dati, puro boys, so I'm sure hindi sila makarelate dun sa girly stuff. Eh, sino naman ang date mo? Ate, asus na muna ka pa. O sino nga? Wala pa, ate. Sophie,